Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he has purposed in himself, then, that in the dispensation of the fullness of times, he might gather in all things in Christ, but which are in heaven, and which are on earth, even him, in whom we also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things under counsel of his own will. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong masasalita. Ang mga panauhin, Panginoon, kayo pong magturo sa amin ng dati matutunan about the meaning of life, about the meaning of everything. The purpose, the intention of you, Lord. Today, Lord, titignan namin, ikokontas namin ang aming intention purposes sa inyo. The bad, the neutral, and the good. But next week, Panginoon, ang inyong go-focus kami sa inyong purposes and intents. At ito yung nagbibigay ng meaning sa aming buhay. Kayo po lagi ang aming maging tagapagturo lamang. At patawarin niyo kami sa aming pagkukulang, Panginoon. Kaya po, malalati. In Jesus' name, pray. Amen. Okay, makapun na po. Okay, so makinig lang mga bata, medyo mahirap pagsalita pag maingay. Okay. Good morning po. So last week, again, nasa series po tayo ng Answers to Life's Biggest Question. So nasa part 4 na tayo, natakil natin yung origins, saan ang galing ang lahat. Okay, saan kayo nang galing, mga bata? Okay, sa magulang nyo, di ba? Pero lahat tayo ay gawa ng Diyos. Okay? Dahil nanggaling tayo sa Diyos, sa Kanya natin malalaman ang ibig sabihin ng buhay natin. Okay? So, sa Kanya tayo nanggaling. Saan tayo pupunta? Number 3 is destiny. Pagligtas ka, sa langit ka. Pag hindi ka ligtas, saan pupunta? Sa lupa, impyerno. Okay? Pag hindi ka ligtas. Kaya siguraduhin yung ligtas kayo, di ba? Nashare namin kayo. Okay, walang purgatorio. Okay, dalawa lang yan, langit o impyerno. So, nanggaling tayo sa Diyos, origin, destiny, langit o impyerno. Tinakil natin yung Calvinist as a requirement, Calvinism, sa requirement. Para maintindihan natin ito dahil medyo na, marami nalilito dahil sa aral na yan. So, tinignan natin kung saan sila nagkamali, kung saan sila tama, konti lang naman yun. Pero yung focus niyan ay mali. Okay? Actually, nabasa natin yung mga ilang verses dito ng predestination. So, yan ang ituturo nila. Kaso, ang focus nila, mali. So, parang sinasabi nila, at talagang sinabi nila ni Calvin na, ano daw, pinili na ng Diyos ang mapunta sa impyerno. Okay lang ba sa inyo yun, mga bata? Siyempre, hindi, di ba? Wala ka nang magagawa. Basta pag pinili ka sa impyerno ka. So, that is not true. Okay? Yung mga mali ng Calvinism. So, meron tayong, hindi tayo totally depressed. Pero tayo ay talagang wala ding magagawa upang kung kabutihan lang natin, okay? Hindi ang kabutihan natin magliligtas sa atin. Okay, kaya sabi niya sa predestination, ang tamang interpretation dyan ay sinabi naman dyan, predestinated tayo, kaso kilala niya tayo. Okay, sabi dyan, according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. So, dahil nakita niya na rin ang ating mayiging decision, later, tayo tatanggap sa Panginoon. So, tayo niligtas niya. Okay? Okay. So, pangatlo ay morality. So, marami nagtatanong, anong tama at mali? Anong tama at mali? Sino magsasabi? Magulang, hindi. Ang presidente, ang iba. Pero pinaka magsasabi ng tama at mali sa atin, mga tao, ang Diyos. Okay, napag-aralan natin yun. Siya ang nagsabi niyan, sa Kanya tayo, ultimately, pag may hindi tayo maintindihan sa buhay, hindi mo kayang i-determine, tingnan mo, ano ba sinabi ng Diyos dyan? Tama bang paluin yung mga bata? Galing, no? So, pag maraming bata kayong paluin, mali yun. Ganun ba yun? Hindi. Okay? Kahit hindi kayo pumayag, hindi pa naman alam yung tama sa inyo. Eh. Okay?
So, pero marami naniniwala, mali yan. Dapat di pinapalo ang bata. May mga ganun ngayon. Kaya sabi ng salita ng Diyos, dapat paluin. Anong gagawin ni nanay, ni tatay? Pag makulit, di ba? Pag mabait, huwag mo papaluin, di ba? Pero pag makulit, hindi nakikinig, hindi sumusunod, kailangan paluin ang bata. Dahil yun ay sinabi sa salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos yun, kailangan sumunod. So, yun ang tama't mali, makikita natin from the Word of God. So, nandito na tayo ngayon sa meaning. So, last week ay tinakil natin yung definition. Medyo nagtagal tayo doon. Ano yung definition? Again, yung meaning. Ano yung ibig sabihin ng mga bagay-bagay? At tinaste natin yung sa Bible. Karamihan doon is in a form of a question. Sabi doon, anong ibig sabihin itong mga to? So, in-example natin yung mga ginagawa na symbolism na Moses, na Joshua. Bakit may mga bato? Bakit may mga ganyan? Kasi may ibig sabihin yun. Para maalala nila yung ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Sa kanilang mga ninuno. Okay? Pag nakita nila yung mga bato na yun, maintindihan nila yon. So, napapag-usapan natin dahil may mga symbols. Pero ang ibig sabihin talaga, ang ibig sabihin ay may nag-isip niyan, bakit natin kailangan yan. Okay? So, nakita natin yung pinaka magtuturo sa atin kung anong meaning ng buhay ng tao is yung word of purpose. Okay, mga ulit. Tumata na ano tayo eh. Ang maingay, lalabas ha? Gusto nyo mo lumabas? Yan, matrain kayo ha? Okay, so paano may intindihan mo, pasan ba ito lahat? Okay, ang title pa lang ito, what is the meaning of all this? Okay, nasa part 2 na tayo. Anong ibig sabihin itong mga to? Hindi ko maintindihan, bakit may mga bata dito? O bakit walang, ba't walang ano dito, santo? Mga ganun. Bakit may camera? Bakit ganito ang mga inaaral natin? So, ang pinaka ibig sabihin niya lagi dahil may purpose. Okay, may nag-isip niyan. Okay? Bakit walang santo? Kasi bawal 'yon, sabi sa Bible. Ba't siya kanila meron? Kasi mga idolater sila. Ano totoo, 'di ba? May santo ba kayo sa bahay? Mga bata. Sana wala. Naku, meron. Yung pakialaman, di sa inyo 'yun. Magaling si magulang niya. Okay, pero para alam nyo lang, hindi yun wala sa Bible yun, okay? So, identify natin ang meaning, the message is intended, expressed or signified. Okay, hindi siya ganun ka-direct eh. Pero pwede rin. Mare, anong ibig sabihin mo? Wala, nagtanong kanina Sunday School, wala pala nagtanong, no? Ay, may hindi ka naintindihan, basta anong ibig sabihin? Okay? So, pwede kang magtanong, anong sinisignify mo? And sa dami mong sinabi, gusto ko maintindihan anong ibig sabihin talaga nito. So, magtatanong ka. Okay? So, pero yung ibang bagay ay hindi ganun ka-direct. Kaya minsan ay by means of symbolism or yung sa judgment ng tao o yung ginagawa niya, doon mo na nalaman kung ano ang gusto niyang sabihin at yung kanyang purpose. Okay, so mag-focus tayo sa dalawang salita ngayon, yung purpose and intention. So, last time, yun ang nakita na natin, di ba? Pinag-aralan natin by verse. Napakarami nating verse kung anong ibig sabihin ng Diyos sa mga ginagawa niya. Pero actually, hindi pa tayo lumalim doon. So today, definition lang tayo last week. So today is, mag-focus tayo, hinati ko lang po yung mga verses na lahat ng verses. Okay? Nakinig? Ito na naman, may lalabas na. Ay, lalabas na. Nakinig lang. So anong isipin naman ito? So may mga purposes ang tao at ang Diyos. Okay? Mas anong gusto ng tao? Masama, mabuti? Hindi lahat, okay? Yun ang pag-aaralan natin. Makikita natin dito, mga naka-record sa Bible na intention at purposes ng tao, yung iba ay mabuti, yung iba ay masama, yung iba ay medyo neutral lang. So, tingnan muna natin isa-isa, kakategorize natin, okay? Tapos, i-deliver natin message. So, number one, sa Ruth 2:16. Okay, medyo marami to. Pero okay lang, para mag-grass natin, para pagpunta natin next week, kukumpare natin yung salita ng Diyos o yung intentions ng Diyos. Kung gaano kaiba sa tao. Okay? Tingnan natin sa Ruth 2:16. Tingnan lang para mabilis. Ano sabi dyan? And Boaz said unto her, 16, and let falls also some of the handfuls of purpose for her and leave them
that she may glean them and rebuke her not. So, naalala niyo na, takal din na last week. So, sinasadya ng Diyos, sabi niya, actually, utos niya, sabi niya, huwag niyo ubusin lahat. So, hayaan niyo sa nabasa natin sa Leviticus last week. Diba? Exacto yun eh. So, sinasabi ng Diyos doon na huwag niyo ubusin lahat. Bayaan niyo yung ibang matira. Konti na lang naman yun. Siyempre, pag dinaanan niya ng mga servants, pag inani yan, may mga matitira niya, pero konti-konti, sabi ng Diyos, huwag niyo ng ano, huwag yung side, yan, yun yung term eh, no? Pero specifically, itong kay Boaz, dahil nga medyo nababalitaan niya si Ruth ay gusto niyang tulungan, so sabi niya dyan, purpose for her, yung handful, so hayaan niyo na, huwag niyo nang kolektahin. So ano yan? Bad, good, or neutral? Good, di ba? Pero medyo ano yan, neutral, kasi ang purpose niya ay sa pang sarili lang, okay? So lalagyan natin neutral. Okay, 1 Kings 5. Bilis lang natin to. Tandaan nyo matutunan dito habang inaano natin to. Kasi yung context ay kukunin natin. Okay? That's 1 Kings 5. Pakibasa po, ready, go. And behold, I purpose to build a house unto the name of the Lord my God, as the Lord spoke unto David my father, saying, thy son whom I will set upon my throne in thy room, he shall build an house unto my name. So, sino nagsalita dyan? Si David. At sino yung kanyang anak? Solomon, okay? So, hindi magtatayo si David kasi nga ayaw ng Diyos sa kanya. At that time, ayun yung mag-build siya. So, he's a bloody man, sabi dun. Okay? So, ano daw yung gusto niyang gawin? I purpose to build the house. So, hindi sinabi ng Diyos sa kanya yan. Okay? Siya lang ang nakaisip nun. So, neutral ba to? Good or bad? Medyo. Neutral natin. Kasi hindi naman sinabi ng Diyos sa kanya yan. Pero bandang huli, naging ano sila, bandang huli, binaboy din yung temple. Okay, anyway. 2 Chronicles. Ang dami tayong Bible ngayon. 2 pages na long. Pag hindi nyo pa naintindihan, ibig sabihin ng purpose at intention, ewan ko na lang. Sabi dito, ready, go. And now, ye purpose to keep under the children of Judah and Jerusalem for bondmen and bondwomen unto you, but are there not with you, even with you, sins against the Lord your God. So, ayan, kitang-kita, lalaka. Good, bad, or neutral? Ha? Gusto nyo daw na alipinin, okay, yung mga bata, okay, mga, eh, kasama nyo na talaga sila. So, ano ba yan? Good, bad, or neutral? Bad, okay? So, hindi mo kailangan kanina rin. Leviticus, di ba? Napansin nyo doon? So, sa Jubilee, pinapalaya yun. So, obviously, yun ay sa mga nagpautang, okay, yung mga nagmamayari, sa mga alipin, tsaka sa mga lupa, hindi pa bawal sa kanila yun. Pero pinag-utos ng Diyos, bigay niyo ulit sa kanila yan. Bakit ganun? Kasi hindi yan ang gusto ng Diyos. Natuto na sila eh. Okay na yun na medyo nahirapan sila eh. Sobrang hirap na nga nila. Gusto mo, diba, alipin nyo pa. So, sa kanila, yung pag-alipin ay actually legal. Pero later, ang outworking yan is kailangan sila maging malaya. Okay? Sige, next is 2 Chronicles 32. 2 Chronicles 32. Verse 2. Eh? 2 Chronicles 32:2. Okay, see, ready, go. And when Hezekiah saw that Sennacherib was come and that he was purposed to fight against Jerusalem, okay? So, sino yung Hezekiah, the king of the south? Judah. Sennacherib was yung kalaban niya. Andito yan sa verse 1. So, sino yung Sennacherib? King of Assyria. So, ganun din. Gusto niya ang kalabanin yung
Judah. So, go. Yes, nasa nord yung Assyria. Good or bad? Good? Bakit good? Oh, kanino purpose yun? Purpose yan ni Sennacherib. Sennacherib. Nalabanan itong mga Hudyo. Tama ba yun? Ha? So bad, okay? So sabi sa James, mga wars, di ba? Hindi mo kailangan yan eh. So karamihan ng mga dating mga empires, kaya sila nananakop, gusto nilang dumami yung kanilang empire. Yung kanilang nasakupan. Bakit gusto magparami ng mga tao? May tao doon, power. Gusto nilang mas marami pang masakop mo kasi mas maraming resources. Ganun lang yan. So that is bad. Okay, Ezra 4:5. Ito, sinasabi ko sa inyo, neutral to. Ezra. Medyo mabilis lang tayo, ha? Ba neutral pa rin? Pag neutral, hindi good, hindi bad. Ganun. Okay? Ito, makikita mo. Sabi dito, anong purpose nila? Ready, go. Hired counselors against them to frustrate their purpose all the days of Cyrus, king of Persia, even to the reign of Darius, king of Persia. So again, ang Ezra ay yung pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang bayan. Si Cyrus ay binigyan sila ng alayaan na bumalik. Okay? Ang sinasabi dito, ang counselors against them to frustrate their purpose. Ano bang purpose ni Ezra? Tsaka ni Nehemiah? Pinalaya sila eh. Okay, binubuo ulit nila. Pero may mga tao daw na ang gusto, sabi dyan, ang purpose nila ay, syempre, buuin yung city again. Ang, yung iba, gusto sirain. No? Ano yun? Good, bad, or neutral? Bad, okay? Ba't mo hadlangan yung ibang tao na mag-build, no? Nehemiah 8:4. Sinong bad doon? Yung mga humahadlang sa kanila. Okay? May basa, ready, go. Nessa, the scribe stood upon a pulpit of wood which he had for the purpose. And beside him stood Matthiah and Shema and Ananiah and Urijah and Elkiah and Messiah on his right hand. Okay na yun, okay na yun. So sabi lang dyan, ano daw yung purpose ginawa yung pulpit of wood? Ayun, para ito. Para meron siyang matatayuan, okay? Tsaka ano. So na yun, neutral, bad or good? Neutral lang yun. Okay? So kaya lang sila gumawa ng pulpit para may magamit. Hindi yun good, hindi yun bad. Okay? Sabi sa Job 17. Pag hindi nyo pa naintindihan to, ewan ko na lang ha. Job 17:11. Anong purpose yan? Sabi yan, ready, go. My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart. Ano yan? My purposes are broken off. Both. Sino ba yung salita dito? Si Job, di ba? So may mga purposes siya, may mga gusto siyang gawin, yun sabi doon ay nasira na. Kasi nga, alam niyo na nangyari kay Job, di ba? So yung purpose, ang tanong ko ngayon, yung purposes niya ba ay masama, mabuti, or neutral? Hindi natin alam. So neutral na lang yun. Basta merong mga tayo, lahat ng tao, may gustong gawin. May gusto kang gawin, masama ba yan or mabuti? Tingnan mo, dapat maganda. Pero madalas, makikita lang dito. Tumatawa na naman si ano. Psalm 17:3. Ready, go. Thou hast proved mine heart. Thou hast visited me. Thou hast tried me and shalt find nothing. I am purposed and my heart shall not transgress. Good or bad? Neutral. Good. Okay, very good. Kasi ang gusto niyang gawin ay, di ba,
Ito, mga bata, tama-tama sa inyo to. Okay? Minsan may nasasabi kayong masama, di ba? Nasabi dito, ang gusto niyang gawin na talagang gagawin niya ay hindi siya magkakasala sa pamamagitan ng kanyang bibig. Okay? So tayong mga lahat tayo, Kristiyano, gawin mo yan. Na sikapin mo na hindi ka maging kasiraan dahil sa mga sinasabi mo. Lalo na pag pastol ka. Pero kahit hindi ka pastol, mga nanay, tatay, di ba? Mga bata. Kung alam mo yung sinasabi mo, makakasira, okay? Tapos yung dahilan naman, makasarili ka naman, unless, kunwari, preacher ka, eh, may sasabihin kang masakit. Kaso, tansyado mo na yun, mas maganda na sabihin mo yun, kahit masakit yun, nasabihin mo. Pero yung mga, pag di mo naman alam, kung pasa niya, hindi naman mahalaga, huwag mo sabihin na. Diba? Sabi niya dito, hindi niya gustong makasira, so that is good. Okay? Psalms 140. Isa-isayin natin to lahat. Para makuha natin yung mensahe. 140 verse 4. Ready, go! Oh, sorry. Sorry. 140 pala. Sorry. Go! Keep me, O Lord, from the hands of the wicked. Preserve me from the violent man who have purpose to overthrow my goods. Good or bad? Bad, okay? Sabi dyan, ang gusto niyang gawin ay, pag sinabi overthrow, hindi lang baligtar, yung talagang itatapon, balibag, yun. Sino sabi nun? Yeah. Balibag, okay? So may mga taong gusto kang ibalibag, tama ba yun? Masama yun. Okay? Proverbs 15:22. Unless 15. Ready, go. Counsel, purposes are disappointed, but in the multitude of counselors, they are so good, bad, or neutral. Hindi sinabi kung ano, pero sa palagay nyo, disappointed eh. Without counsel, so, meron kang gustong gawin, gusto kong magtayo ng church. Hindi ka nagtanong-tanong. Gusto kong magtayo ng bahay. Gusto kong magtayo ng pamilya. Okay, mga bata? Gusto mo may mga pamilya. Okay, ito si Stephen, nagbibinataan na to. Pamilya ka, o, anong kailangan mong gawin, di ba? Sabi dito, pag wala man lang nagpayo sa'yo ng maayos, yung kagustuhan mo ay madi-disappoint. Pag sinabi disappoint, mabaliwala. Magkakamali ka, bandang uli, failure ka. Okay? So this is negative. Okay? Proverbs 20:18. Ready, go. Every purpose is established by counsel, and every good advice make war. Ano yan? Good, bad, or neutral? Good, pero mukhang neutral. Okay, parang neutral. Pero sabi dyan kasi, yung example dyan, yung purpose mo daw, pag maraming nagpayo sa'yo, mapapaayos ka. Okay? So, sige, lagyan natin sa neutral. Kasi di natin alam eh. Okay. Ecclesiastes 3. Ready? One. There is a season and a time of every purpose under heaven. Huh? Parang neutral. Di ba hindi mo alam eh? Na ano tayo sa purposes ng tao? Okay? So, magsabi under heaven lang, ibig sabihin nun, mga tao. Okay? Huwag niyo ba yun? So, yung mga tao daw, lahat yan ay may panapanahon sa gusto niyo mangyari. Okay? So, kung i-relate mo yan sa Diyos, which is okay yun. Pero, every purpose lang naman eh. So, neutral. Hindi natin alam eh. 3:17.
Let it go. I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time that every purpose for every work. So, ganun din. Kaya tayo daw yung husgahan. Okay? Oo, kasi hindi mo pa sinabi. So, may gusto kang gawin, tama man yan o mali, okay, meron kang gustong gawin, may purpose ka. So, sabi dyan, husgahan ka ng Diyos. So, neutral to. Sinong naunguna? Neutral, ha? 8-6. Manginig lang, manginig. Ready, go. Because to every purpose, there is a time of judgment. Therefore, the city of man is based upon him. Ayan, ano? Bad, di ba? So, meron kayong iniisip. Maraming iniisip. Meron kayong pinaplano. Pero sabi dyan, pero, mandang uli, pag hinusgahan ka ng Diyos, ano yung misery? Gusto niyo ba ng misery? Yan ay kasawian, okay? Or basta kalungkutan. At hindi lang basta kalungkutan. Pag sinabi misery, talagang kahirapan. Parang ganun. Miserable. Okay? So bad. So yeah, may gusto kong gawin, pero tama ba yan o mali? Isaiah. Aralan natin to sabay-sabay, ha? Isaiah 1:11. Ready, go. To what? To what purpose is the multitude of your sacrifice unto me? Say the Lord, I am full of the burnt offerings of rams and the fat fed beasts, and I delight not in the blood of bullocks or of lambs or of he goats. So ano yung purpose nila? Gusto nila mag-sacrifice. Maganda ba yun o hindi? Maganda yung ano nila, pero ang ano dito is ayaw na ng Diyos. Bakit ganun? Ha? Maganda yung gusto nila, kaso hindi yung pagkakagawa nila doon, I believe yung purpose nila mali na rin. Di ba? Hindi nila naisip. Bakit hindi maganda yung pag-offer nila? Kasi hindi tama yung pagkakaunawa nila sa mga bagay na to. Okay? So this is bad, di ba? Isaiah 19:10. O kaya palandaan nyo yun, ha? Hindi ibig sabihin na, naglilingkod ako, okay na. Ay, kumakanta ako, okay na. Hindi ganun. Nag-i-invite ako. Hindi. Dapat tama. 19:10. Natuto ba tayo? Amen. Ready, go. And they? They shall be broken in the process of all that they sluices and pans for fish. So ano bang ano dito? Ang book of Isaiah ay napaka-negative sa Israel. Kasi nga sila ay huhusgahan na. Okay, nag-umpisa kay Isaiah, Ezekiel, and Jeremiah. Okay? Jeremiah and Ezekiel. So sino dito yung huhusgahan? Yung Israel. Hindi, tingnan natin. Kasi iba-iba yan. Egypt, okay? So, yung Isaiah, kahit yung Jeremiah, hinusgahan rin yung ibang nation. So, meron silang gustong gawin. Pasabi dyan ay, and they shall be broken in their purposes thereof. Okay? So, meron silang gustong gawin, pero sila ay mapapasama. Okay? So, is it good or bad? Bad. Okay, may mga purposes sila, pero sila ay husgahan doon. At sila ay mapapasama. Isaiah 30. Verse 7. Ready, go. Egyptians pa rin. The Egyptians shall help in vain, no purpose. Therefore shall have cried concerning this, their strength is to sit still. Okay, so sino nang hinusgan dito? Israel pa rin. Israel na to. Pero, umihingi kasi sila ng tulong sa Egypt. Okay? So, gustong tumulong ng Egypt. Okay? May kagustuhan siya, may purpose siya. Anong mangyayari doon? Good or bad? According to this? Tutulungan sila, kaso ang Diyos ay galit na sa Israel.
Okay, bad, di ba? Baliwala yun. Sabi dyan, pag sinabing help in vain, baliwala ang tulong ng mga Egyptian and to no purpose. Walang silbi. Walang use. Okay, Jeremiah 6:20. At least, na ano kayo sa mga ano, Old Testament prophets. Natin yung context. Okay, ready, go. To what purpose cometh there to me incense from Sheba and the sweet cane from the far country? Your burnt offerings are not acceptable, nor your sacrifices sweet unto me. Okay, magsasacrifice sila. Galing pa sa ibang bansa yung kanyang sacrifice. Good ba or bad? Bad. Bakit bad? Not acceptable, di ba? So, yung sinasabi ko, no? Hindi ibig sabihin may purpose. Kaya ito lagi sabihin ng mga atheists, mga unbeliever, it even mga carnal Christians. Eh, naglingkod na nga ako eh. Eh, gusto ko na yung mabuti yung gawin ko. Katanggap-tanggap ba o hindi? Di ba? Kailangan munang alamin kung katanggap-tanggap. Depende na sa nag-offer na ako eh. Di ba? Ano ka? Sikain. Di ba? So, Jeremiah 49. Na-survey nyo na yung buong Bible. Verse 30. Okay, ready, go. Dwell deep, O ye inhabitants of Hazor, saith the Lord, for Nebuchadnezzar, king of Babylon, hath taken counsel against you, and hath conceived a purpose against you. So, naisip daw ni Nebuchadnezzar na may plano siya sa Hazor. May plano siya. Ano ang gagawin ni Nebuchadnezzar? Ha? Pag yung China, sinakop tayo, magbibuild kami ng dam. Okay ba sa inyo yun? Is it good or bad? Bad, di ba? So, sinasakop. Okay? Ang Bible, ang Diyos ng Bible, hindi siya sa pananakop. Hindi, di ba yung Israel at sinakop yung ano? Yun ay judgment ng Diyos sa mga taga-Canaan. Dahil sobrang wicked sila. Kung titingnan nyo sa Deuteronomy, binigay doon yung inalamig na ba kayo? Next time, magdala kayo ng ano, jacket. Okay? Good or bad? Bad. Bad, okay? Daniel 1:8. Alam natin to. Ano nang nangyari sa Daniel 1? Come, ready, go! But Daniel purposes are that he would not defile himself with the portions of the king's meat, nor with the wine which he drank. Okay, okay na yun. So, anong ginawa ni Daniel? Purpose. Nakita niyo to, ha? Tingnan niyo yung word, the purpose. Verb siya. Okay, actually, karamihan nung nakita natin, verb siya. So, sinigurado niya, gusto niyang gawin na hindi siya, kung sinabing defile, madumihan. Okay, dahil may instruction sa kanila na hindi lahat ng pagkain basta-basta na nakakainin. Okay? So, this is good or bad or neutral? Okay, very good, no? Kahit yan ay kapapahamak niya, sinadya niya na hindi gawin dahil ang kautosan ng Diyos, ang time nila, meron silang code. Hindi, may hindi sila dapat kainin, yung mga sinacrifice sa idol. Okay, ito na. Ito yung... Okay, ready, go, paibasa, ready, go. And the stone was brought and laid of the den, and the king sealed it with his own signet and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. So, ang kwento dito, alam nyo na yung mga bata, di ba? Tinarusahan siya, wala siyang ginagawang masama. Pinapakain siya sa leon. Tinago siya doon o tinapon siya doon, sinelyuan pa, parang si Jesus, di ba? Nung siya namatay, di ba, nilibing. Is it good or bad? Ang purpose nila, di ba? Sobrang bad. No? Actually, noong una pa lang, dapat hindi na siya nakuluan, hindi na siya napakain sa ano. Pero, bakit niya kasi Matthew 26.
Nakikita niyo yung mga purposes ng tao, masama, mabuti, at minsan na neutral lang. Okay, ready, go. But when his disciples saw it, he had indignation, saying, to what purpose is this waste? Sino yan? Sino nagsabi niyan? Si Judas actually nagsabi niyan. Okay, yung alabaster box in-offer kay Jesus as a offering. Okay, to what purpose is this waste? So good or bad? Ano yung purpose? Sayang ba? Ha? Meron na ano eh. Ang sino ba yung nagbasag ng alabaster box? Si Mary. Para sa inyo, sa good or bad? Ano ba sinabi ni Jesus? Ayan. Ba't niyo siya pinapakilaman? Okay? So good, bad, or neutral? Bad. Good. Good yung purpose ni Mary. Pero yung waste is mali. Kaso, utak lang to actually ni Judas. Sa Book of John, pinangalanan yung nagsabi niya si Judas. Kala niya kasi pinatapin. Yes, parang kala niya sayang yun. Pero hindi. Okay? Acts 11. Lapit na tayo. Lapit na tayo mong walang oras. Pero okay lang yan. 11:23. Hindi tayo nag-assign oras. Ready, go. Who? Seeing the grace of God was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave to the Lord. Good, di ba? So, sino ba yan? Yung mga disipulo, sino yung nakita nila? Eleven. Sino yung sinasabi dyan? Sent for Barnabas that he should go for the thing. Who when he came, okay, pagdating daw ni Barnabas at nakita ng biyaya ng Diyos, natawa sila, okay? So sila ay parang nag-preach, guest speaker si Barnabas. Naintindihan ng mga tao, siyempre, na-challenge sila, ganito ang ginagawa namin, ganito ang gawin nyo. Sabi niya, kaya ang purpose ngayon ng mga tao, mga Kristiyano sa Antioch, ano? They would cleave unto the Lord. So kung meron kahit sa atin, mga ano tayo, ganyan-ganyan, kaya ma-attend ba ako? Church pa ba ako? Mag-backslide na lang ako? Makikinig ba ako sa pastor? Okay, para malugod ang Diyos. Anong gagawin ko? So pag inisip mo, pinurpose mo sa buhay mo, na you would live unto the Lord, ano yun? Siyempre, good, di ba? So ang tingnan nyo dito yung mga inisip ng tao, minsan masama, minsan mabuti, minsan wala lang. Okay, Acts 19. Acts 19:21. Ready, go. After these things were ended all purpose in the Spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia to go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. So, good or bad? Ano yung pinurpose niya? Gusto niyang pumunta sa Jerusalem. At later, sa Rome. Tama ba yun o mali? Medyo neutral. Walang sinabi, di ba? Okay. So, kahit pa si Paul yan, okay? Neutral lang yun. Gusto niya pumunta doon. Okay. Dahil wala namang sinabi sa kanya ng Diyos yan. Okay? Acts 20. 3. Ready, go. And there about 3 months, and when the Jews laid wait for him, as he was about to sail into Syria, he purposed to return to Macedonia. Ano? Walang sinabi, di ba? So neutral. So pero nakikita nyo ba yung ano? Hindi basta-basta ka pumupunta sa isang lugar, yun ay una iniisip mo at pinagpaplanuhan mo. Okay? Purpose 27 verse 13. And when, ready, go. And when the shocking news softly
supposing that they had obtained their purpose, losing themselves right clean. Ano yan? Neutral. Acts 27:43. But when the centurion, willing to save Paul, ready go, kept from their purpose, he demanded that they which could swim should cast themselves first into the sea and get to land. So, sino may purpose dyan? Ha? Hindi ah. Dito yan, sa multitude. Okay? Yung soldiers, gusto nilang patayin lahat ng prisoner. Para hindi makawala. Pero yung centurion, ang purpose nila patayin, sabi doon, ayaw nilang patayin kasi gusto niya si Paul ay maligtas. Okay? So ano yung purpose ng mga soldiers? Patayin ang lahat. Ah! Mabuti pang mamatay na lang sila kaysa makatakas. Tandaan nyo to sa Bible, ang prison is hindi yan in-institute ng Bible. Baliktad. Sa Bible, either pag nagkasala ka, okay, ano nga gawin sa'yo? Papaluin. Pag pinalo ka, tapos na yun, may parusa ka na eh. Walang kulungan dun. Ang may mga kulungan, yung mga Romans, mga Egyptians, yung mga kulungan. Sa Bible, either paluin ka lang, or pakawalan ka, or bayaran mo, yung ninakaw mo, or pag malalang kasalanan, patayin ka na. Ganun sa Bible. Okay? Kaya mali ito. Mali. Bad. Okay? Ano pa akong isang page? Okay pa ba kayo? Yung centurion. Hindi siya bad. Kasi nga, ang bad yung soldiers gusto mong patayin. So, pag sinalba mo sila, syempre, mabuti ka. Okay? Pero sinasabi ko dito, yung mga purposes ng tao. Mabuti, masama, or neutral. Romans 1. Verse 13. Ready, go. Now I would not have ignorant brethren that oftentimes of purpose to come unto you, but was led here or two. Okay, ano yan? Good, bad, neutral. Gusto niyang pumunta, madalas, pero hindi niya magawa. Neutral pa rin, klase yan. Okay, tama ba na bisitahin mo yung mga kapatid minsan? Lalo na pag ikaw yung nagtatag ng church. Okay, good yan. Okay, ginagawa yan ng mga evangelist. 2 Corinthians 1:17. Kayo pababasahin ko dito. Hindi kayo maingay. Nainip na ba? Masyado ba malamig? Pakira ba? Kasi kami naman may initan eh. Huwag nyo na kasi electric fan. Pambira naman. Yan pala nilalamig eh. Hindi na babalik dito yan. Okay, ready? Tama ba ito? 1 Corinthians 1. Okay. Ready, go. When I therefore was thus minded, did I use lightness for the things that I purpose? Do I purpose according to the flesh? Yay and nay. Okay, medyo malalim to. No? Pag ang context nito ay 2 Corinthians, okay, pinagalitan siya sa 1 Corinthians, di ba? Kasi in-explain niya ngayon yung actions niya, si Paul. So sabi niya dito, nung 1 Corinthians, nung sinulatan kayo dati, ano yung ibig sabihin ng lightness? Ibig sabihin, mababaw or masyadong magaan. Kasi may kasalanan sila, di ba? Naalala niyo yung 1 Corinthians? So sabi niya dyan, ang purpose niya, ay mabuti. Okay, sinabi ko na tuloy, di ba? Kaya gusto niyang mawala yung kasalanan sa mga taga-Corinthians. Pinagalitan niya sila. So, anong purpose niya? Masama ka mabuti? Mabuti. So, mabuti, okay? Kaya mga bata, pag pinapagalitan kayo, hindi laging masama, hindi talaga masama pag magulang niyo yan. Okay, katulad ito, pinapagalitan kayo ngayon. Oh. Nagpalitan na pala kayo. O, makinig lang kayo, makinig. Okay, 2 Corinthians 9:7. Pinapagalitan kayo para mapabuti kayo ng mga taong may mabuting
purpose. Okay, every man according as his purpose in this heart. So let him give. Okay? Bad or good or neutral? Ha? Huh? According as every man hath purposed in his heart. So let him give. Parang good eh. Parang good, di ba? Okay, so... Okay. Parang neutral sa akin eh. So kasi, iba-iba na tayo ng purpose. So yung iba, ang sinabi na, tithes, di ba? 10%. Pero sinasabi ngayon ni Paul, parang walang pilitan at hindi masama sa mga tao kasi hindi ka lang matututong na tama na pinipilit ka lalo sa pera. Sama ano, di ba? Sa part ng mga pastor. Okay? So kaya sabi dito, tinuturuan ni Paul, yung mga taga-Corinthians, na sige, magbigay kayo, kailangan magbigay kayo, kaso, hindi grudgingly. So, kung ano yung nasa puso nyo, kung paano kayo gustong magbigay, yun ang gawin nyo. Pero may sinabing 10%. Okay? Yun ang dapat. So ano yan? Neutral yan. Okay? So pag nagbigay kayo, yun ang maganda. Nang tama. Okay? Nakukuha nyo ba yung ginagawa natin? Yes. Tinitingnan natin from the Bible ang tao sari-sari. Okay? May mabuti, may masama, may neutral. Ephesians 6. Okay, 22, pakibasa, ready? Go. Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts. Good, bud? Good. Good, okay. Gustong mabalitaan ni Paul. Gusto niya, alam niya yung nangyayari sa ibang churches na in-establish niya na kahit independent na sila, gusto ko malaman. Ano na ba sila ngayon? Okay pa ba sila? Okay. Colossians 4:8. Ready, go. Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know your estate and comfort your heart. Okay, napansin nyo ba yung binasa natin? Sa Ephesians 6:22, tsaka Colossians, ganun na ganun, no? Ang naiba lang yung I might know your affairs dito, estate. So, iisa lang yun. And comfort your hearts. Pareho lang. So, that is good. Okay? 2 Timothy 3:10. But thou, ready, go. My doctrine after life, purpose, and faith, suffering, charity, patience. Okay, good or bad? Okay, di sinabi. Pero ina-assume natin dahil si Paul yan at sinasabi niya kay Timothy, alam mo yung purpose ko. Siyempre, maganda yun. Okay? So, di natin tatapusin to. Dito lang tayo sa last. Alam na natin yung quote na lang natin yung Hebrews 4:12. Ready, go. For the word quick and powerful and sharper even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So, good or bad? Good. Alin? Yung intents. So, yung word of God, inaalam ang ating mga iniisip. So, good or bad? Lahat ng iniisip nyo, good? Okay. Neutral, okay. Pero yung word of God, definitely is good. So, pag sinurvey pa natin to, kasi hindi ko lang namalkahan lahat, pero nasurvey ko to, ang intents, ang thoughts, ang purposes ng tao ay, ha? Meron tayong good, pero, kung makikita, mas maraming bad, mas maraming neutral, okay? Lalo na yung puro gera dito, puro bad, mga sarili, di ba? Iba pa rin sa New Testament, puro bad din. Yung mga gustong pumatay kay Paul. Okay? So, bakit ganun? So, kaya ang purposes ng tao ay ang sinasabi nila, wala daw ibig sabihin ng buhay ng tao. Eh, kasi nga, masama ka eh. Bandang huli, ang meaning ng buhay sa'yo ay wala. Mamamatay ka, kaya patayin natin to. Bakit?
So para magampanan ko yung gusto kong gampanan. Okay, kung yan ay kalabang ko, nawala yung kalabang ko, di pabul sa akin. Mali. Diba? So ano pa yung mga purposes ng tao? Ngayon, yumaman ako. Eh, tatanungin ka ngayon, pag mayaman kang businessman, nalala nyo ba yun? Tinatanong niya, ano, bakit meron ba kayong company? Para saan nagsimula? Puro iba dyan kasi numalik yan eh. Pero ang purpose lang talaga niya, kumita. At hindi masama yung kumita. Kaso, pag lumalaki ka na, meron kang tinatawag na social responsibility. May iba naman, puro, ano lang, pa-effect lang. Kaysa tutulong na mali, o, kunwari, itong mga mining corporation. Okay, maniniwala ba kayo na may gustong ano yan sa environment, maganda? Mining corporation? Hindi, kaya nga sila nagmamine, kukunin nila yung kailangan nila, ibebenta nila. Tapos kesyo nagtatanim sila ng maliliit na puno. So ganyan ang message lang ngayon, today, isang purposes ng tao, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan, okay? Kahit pa kayo mga bata ngayon, may mga magulang kayo, ang ginawa kasi ng Diyos sa mga magulang niyo, mga bata, hinardwire niya kayo na mahalin kayo ng magulang niyo. Yun ang maganda doon. So kahit hindi ganun kabuti ang tao, no, madalas ginagawang illustration ng Panginoon na ano yun. Kaya sa prayer, di ba, sabi, humingi kayo sa tatay niyo sa langit. Bakit? Kasi kung kayo nga na mga evil, sabi niya doon, di ba, marunong kayong magbigay ng mga gandang gifts sa kanyang mga anak, eh lalo na naman ang Diyos. So, kung papasinin niyo yung verse na yun, ang magulang natin, ang gusto nila sa atin ay mabuti. Kasi ang Diyos ang nagbigay sa kanila nun. Kaya magtiwala kayo sa magulang niyo, okay? So, pero hindi kayo pwedeng totally magtiwala sa kahit sinong tao. Dahil ang purposes ng tao ay either neutral, masamabot, hindi mo alam. Okay, madalas ay hindi niya. Pag tinignan mo talaga, lalo nang walang kinalaman sa salita ng Diyos, yung mga nakita natin na good dito, actually, lahat yun ay ano, may kinalaman sa Diyos. Ang tao ang may purposes, pero dahil sila ay natuto sa salita ng Diyos, naging mabuti sila. At nai-instruct sila, katulad yung mga bata ngayon. Pag natutunan niyo yung mga instructions sa inyo galing sa salita ng Diyos, dun palang kayo mag-uumpisa na magkaroon ng magaganda at mabubuting layunin sa buhay. Doon ka pala magkakaroon. Hindi yan automatic sa inyo, mga bata. Okay, katulad nyo yun. Ito, mga bata, di ba? Hindi nyo alam kung nandito kayo. Ba't nandito kayo? Ba't nandito kayo? O si John. Ba't nandito si John ngayon? Lahat kayo, bakit kayo umaten? So, hindi lahat ng taong in-invite natin nandito. Di ba? So may mga mali, may mga neutral, katulad ng mga batang to, in-invite lang sila eh. So hindi nila alam totally. Hindi pa sila nakikipaglaban. No? Pero namimili na rin kayo, di ba? Gusto nyo siguro dito, may kala nyo, may pagkainan na naman, mga ganun. Hindi lagi may kainan dito. Pero minsan meron, di ba? So pumunta kayo sa ibang purpose nyo na neither good nor bad. Okay? Pero bandang huli, pag puro kainan lang gusto nyo, bad na yon. Okay, di ba? So, magiging good yan pag nakilala niyo yung Panginoon tapos sa tamang dahilan, bakit kayo dito, andito kayo. So, doon nagiging good ang tao. So, next week, pag-aaralan natin yung mga purposes ng Diyos. Kung ganito ka pure, kung ganito dapat natin sundin. Kasi, hindi katulad ng tao, ang Diyos ay random lang. Ayun, mabuti ako ngayon, bukas, hindi na. Hindi siya ganun. Pag meron siyang pinurpose, makikita natin laging mabuti. At marami rin tayong verses na para mas marami pa dito eh. Ayan, hindi na lang natin dadamihan yung introduction natin. Straight tayo doon sa mga purposes na Diyos. Makikita natin na ang purposes ng Diyos ay napaganda at yun ang magbibigay ng meaning sa buhay natin. Hindi tayo mag-iimbento. Hindi, meron naman sariling ano eh. Layunin sa buhay eh, pero hindi ka mapapabuti. Okay? So, yun lang po. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat at napakaraming verse, Panginoon, na maintindihan namin ang buhay pala ay may ibig sabihin. Depende kung sinong nagbibigay ng mga bagay na ito, Lord. Kung sinong nag-purpose, kung sinong nagpaumpisa. We know na kami po ay may mga masamang layunin. Minsan makasarili. Minsan ay mabuti, pero ito ay nanggagaling sa inyo. So, we pray na next week especially, maintindihan namin ang inyong purposes. This week, Lord, today, nakita namin na napakaraming masama namin matmakasarili na purposes. So we pray at ang
Ibig sabihin ito, mawawala ng meaning ang buhay kung ganito lang kami. But we pray, Panginoon, na especially kahit mga batang ito, makita na nila ang purpose ng church. Hindi para mag-joke, hindi basta lang mag-laro. But ang church, Lord, ay ginawa para kami na po ay ma-disciple, but especially mga marunong na maligtas ang mga tao na paligid sa amin. Matuto kami na paano sila iligtas din po, Panginoon. Magitan niyo salita, Panginoon. We pray na magpapatuloy si Brother John dito, Lord, na aming bisita, Panginoon, kung anong purpose sa kanila, sa kanya, sa kanyang buhay, ang dahilan, kung anong pinagdadaanan niya, Panginoon. We pray na maging blessing kami sa kanya. At nakita niya, Lord, possible na maging blessing itong lugar sa kanya, Lord. Naghahanap siya ng church. Ang dahilan, Panginoon, ilagay niyo po, Lord, siya sa dun sa purpose niyo naman sa kanya. Kung anong dahilanan, Lord, nandito siya ngayon, Panginoon. Kaya pong malulati rin yung aming mga soul win mamaya, ang aming speaking engagement, Lord, sa mamayang hapon kina Pastor Ray. Maging blessing din po ako doon, Panginoon. At ma-challenge mga kapatiran doon, Panginoon. Dito, Lord, sila. Ingatan niyo, Lord, sila. Ma-challenge din po, Lord, sila. Kita nila ang mensahe na na-prepare sa kanila, Panginoon. As we attend the church, Lord, laging panalo kami, Panginoon. Magligtas ka rin po ng mga soul winning time nila, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay.